Sa kauna-unahang pagkakataon, naglunsad ang pamahalang Bangsamoro ng isang musyawara o malawakang dialogo at konsultasyon sa iba't ibang pribadong organisasyon kaugnay sa pagsusulong ng pagpapalawig ng transition period sa rehiyon ng Bangsamoro. Ito ay ginanap nito lamang araw ng Biyernes, 29 ng Enero, taong kasalukuyan sa Sharif Cabunsuan Cultural Complex, Bangsamoro Government Center sa lungsod ng Cotabato. Pinangunahan ito ng mga mahalagang opisyales ng BARM Government, tulad din na Interim Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim, BARM Cabinet Secretary Muhammad Asnin Pendatun, Bangsamoro Attorney General Attorney Shah Elia Dumama Alba, BPDA Director General Engineer Muhajirin Ali at BARM Executive Secretary Abdul Rauf Makakuwa. 26 naman ang mga pribadong organisasyon na may 44 na mga pangunahing representante mula pa sa iba't ibang lalawigan ng BARM ang nakilahok sa nasabing dialogo. Kabilang na dito ang mga organisasyon na mula pa sa lungsod ng Iligan, Davao, Sulu, General Santos City, Kabakan, Midsaya, Pikit North, Cotabato, Lanao del Sur at Marawi City. Kasama na rin ang mga representante mula sa hanay ng mga kapulisan at militar ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ilan sa mga mahahalagang tinalakay sa nasabing aktibidad ang mga napagtagumpayan ng kasalukuyang BARM Government sa 2 taong pamamahala nito sa rehiyon, mga naging at magiging pagsubok nito at mga layunin nito sa paghahangad ng pangmatagalang kapayapaan, sariling pagkakakilanlan at kaunlaran sa rehiyon. Kabilang sa mga aspetong pinagtuunan sa nasabing aktibidad, ang problema at issue patungkol sa peace and political process, pagpapaunlad ng socio-economic, social services, edukasyon, pang-agrikultura, pansiguridad, conflict resolutions, mga karapatan ng mga indigenous people, infrastructures, nutrisyon at pangkalusugan at iba pang pangangailangan at adikain ng mamamayan ng rehiyon na siyang ipinresenta ng naturang mga organisasyon sa punong ministro. Umaasa naman si Secretary Makakuwa na sa pamamagitan ng dialogo at inclusivity, magkakaroon aniya ng mekanismo ang pamahalang Bangsamoro sa pagpapatupad ng moral governance at pagpapabuti ng panrehiyong burokrasiya ng pamahalaan sa kabila ng hamon ng Bangsamoro Transition Authority. Nagpapasalamat si Makakuwa sa mga civil organization sa kanilang pakikilahok at pagpapahayag ng kanilang hinaing at rekomendasyon na magsisilbing polisiya, direktiba, programa at serbisyo ng kasalukuyang pamahalaan. Nagpahayag naman ng buong suporta at pasasalamat si Interim Chief Minister Ahod Alhaj Ibrahim sa pagdalo at pagditibon ng iba't ibang organisasyon sa buong rehiyon. Aniya, nais umano niyang malaman ng personal ang mga hinaing ng mga ito. Ito umano ang magsisilbing basihan at direktiba ng pamahalaan sa pagsasagawa ng mga panukala. Kinilala rin ng punong ministro ang naging malaking bahagi ng nabanggit ng mga organisasyon sa nagdaang peace agreement hanggang sa pagkakatatag ng BARM Government. Inaasahan naman na magiging regular ang musyawara, isang malawakang konsultasyon o dialogo. Nagtipon-tipon ngayon upang mapakinggan ang inyong mga issues at concerns mula sa inyong lipunan o sektor na pinagmulat. Ito ang magsisilbing isa sa mga gabay natin sa Bangsamoro Government. Ito rin ang naging gabay natin sa Bangsamoro Struggle. Para sa iba pang mga balita, antabayanan lamang ang official Facebook page ng Bangsamoro Media Productions. Hamshari Abdullah, Minute News.